Hello. Today we're going to show you how to make patupat, an Ilocano rice delicacy. But before else, please like, share, and subscribe to my channel. Sa paggawa nito, una, kukuha tayo ng dahon ng niyog. Kunin lang natin yung mismong dahon lang at iwan natin yung tingting o yung pinakamatigas na part ng dahon ng niyog. Ang paggawa ng bahay nito ay para kang nagahabi o weaving hanggang sa maging square siya. Minsan, pa-triangle ang paggawa pero kadalasan, square talaga siya. Bihira na lamang ang nakakaalam na gumawa nito. Dahil karamihan matatanda o yung mga lolo at lola natin ang gumagawa nito nung kapanahunan nila. Sa paggawa ng patupat, focused ang kailangan. Dahil isang maling suksok mo ay mali na lahat. Kinakailangan din ng pasensya kasi maraming proseso ang paggawa ng patupat. Ang patupat ay pwedeng almusal sa umaga o pangmeryenda sa hapon na masarap ihigop sa kape. Pwede rin itong pangtinda kung marami ang iyong gagawin na patupat. Ngayon, gawa na ang bahay ng patupat. Madali lang, 'di ba, kung tsatsagain. Next na ang paglalagay ng malagkit rice o glutinous rice sa bahay ng patupat. Next na is for filling malagkit rice o glutinous rice. Sa paglalagay nito, dapat ay kalahati lang. Hindi kailangan ng puno. Ang purpose kung bakit half filling lang ay ang malagkit ay aalsa pa. Kung pupunuin nito, baka sasabog na ito o bubuka. Pagkatapos malagyan ng malagkit ay ibubuhol na ang tali para magsara o para mas maganda gupitin ang mga sobra. Ang paggawa ng patupat ay time consuming kasi sa paggawa pa lamang ng bahay nito ay oras na ang iyong bubunuin. Pero worth it naman pagkatapos. Charan! Ito na ang finished product. Ganda, di ba? Amazing! Pero hindi pa ito luto. It takes 45 minutes to 1 hour ang pagluluto nito. Bongga, ito na ang totoong finished product. Luto na at ready to eat and serve. Naimas daytoy. Masarap ka-partner sa kape. Enjoy while it's hot. Bye! See you next time!